Alright, so right now, tanong ni Johnny. Wala siyang apelido. No, Johnny lang yung pangalan niya. Sabi niya, tanong niya dito is, gusto ko na maging better na tao kung saan may padama ko sa mga taong mahilig mag-reject sa business ko. Bakit ba may mga taong tanga pa rin kahit ipinapakita mo na ang lahat ng proofs, hindi pa rin maniwala sa'yo o sadyang not interested lang sila? And before tayo mag-proceed sa video na ito, ang gusto ko na gawin mo ay tapusin mo itong video na to hanggang dulo para makuha mo lahat ng lessons. Huwag kang mag-skip, huwag kang mag-fast forward. Pwede mo sigurong bilisan kung nababagalan ka sa pagsasalita ko, pero mas maganda kung tapusin mo siya hanggang dulo para maintindihan mo at may apply mo kagad lahat ng mga matututunan mo. Okay, so medyo natatawa ako sa tanong ni Johnny kasi na-experience natin itong lahat, no? Pero unahin ko na sabihin na hindi porket ni-reject ka, eh tanga na yung nag-reject sa'yo. Hindi ganun nag-work yun. Okay, so for example, ikaw, binentahan ka ng rep, ng kaibigan mo. Kasi yung kaibigan mo ay nag-decide na maging ref salesman. Tagabenta na siya ng ref ngayon. Binentahan ka, close friend mo, binentahan ka ng rep. Eh, meron kayong rep na okay naman. Okay naman, maganda naman, gumagana naman. Tapos tinanggihan mo yung kaibigan mo. Sinabi mo dun sa kaibigan mo na, ay, pasensya ka na pre, may rep pa kami. Eh, hindi namin kailangan. Tapos ngayon, itong kaibigan mo na to, nainis, nagalit. Di ba? Tapos nagparinig sa Facebook, bakit may mga taong, sinabi mo na lahat na maganda yung rep, di ba? The best yung rep, yung pinakamagandang rep sa lahat ng mga rep. Diba? Yung pwede mo nang gamitin aircon yung rep. Diba? Pero tanga pa din. Anong mararamdaman mo nun? Diba? It's either na malamang sa malamang, maiinis ka dun. Dun sa nagsabi. Or, hindi mo na siya kakausapin. Diba? Kasi, bakit ako naging tanga? May rep nga kami. Diba mas tanga ako pag bumili ako ng rep? May rep naman kaming gumagana. Mas tanga ako nun. Para saan? Hindi ko kailangan. So, yun yung kailangan na palagi nyo na maintindihan. Tatlong rason kung bakit nire-reject tayo ng prospect natin. Unang-una sa lahat, yung nabanggit ko na, hindi nila kailangan. Or hindi pa nila kailangan. Dadating din yung tamang time para sa kanila. Ikalawa, hindi nila priority. So, pwedeng may pera sila, kaya nila mag-join, pero hindi nila priority. For example, meron silang pera. Pero, meron silang bayarin sa bills or tuition ng anak. Siyempre, mas uunahin nila yon kaysa sa pag-join sa business mo or pagbili ng products mo. Diba? And ikatlo, usually ito ay sa warm market mo, wala pa silang tiwala sa'yo pagdating sa negosyo. Kasi for example, lalo-lalo na, hindi ko kasi alam eh, iba't iba tayo ng background eh. Katulad ko, kaya marami talaga nag-reject sa akin kasi sino ba naman ako? Isang tahimik na bata na, alam mo yun na walang direksyon sa buhay, Dota addict, diba? Nagbibisyo, nagsusugal, ganyan. Ang sugal namin is pustahan sa Dota. Diba yun yung sugal namin? Tapos wala akong direction sa buhay. Typical na teenager noong mga panahon na yun. Tapos bigla akong mag-aalok ng negosyo. Tapos sabihin ko, yayaman kami. Sino maniniwala sa akin? Diba? So kailangan nyo maintindihan yung perspective nung kausap nyo. Nung prospect mo. And pag ni-reject ka, huwag na magsasama yung loob. Sa simula, mahirap tong sinasabi ko, pero it will take some time. Kailangan nyo lang ma-master. Kaya nga, yan yung isa sa mga tinuro ko sa Unlimited Prospect Handbook. So later on, magbibigay ako sa inyo ng information regarding dyan. About dyan. No, huwag sasama yung loob kapag ka nireject. Huwag pasalamat ka kasi, halimbawa, in-offer mo yung business mo. Nireject, tinanggihan. Pasalamat ka kasi nagbigay siya ng time para tingnan yung negosyo na in-offer mo or yung product na in-offer mo. Pasalamat ka pa rin. Salamat kung sakaling magbago yung isip mo, sabihin mo lang agad ako. O diba? Pag dumating na yung, kung ganun ang sinabi mo, tapos dumating na yung time na kailangan na niya yung product mo or kailangan na niya yung business mo, katulad ngayon, isa sa mga rason kung bakit mas lumaki yung team namin, kasi ito na yung panahon na kailangan na ng mga tao yung negosyo namin eh. Kasi pandemic na eh. Diba? Crisis na. Wala na silang pinagkakakitaan. So marami sa mga prospect na yun, matagal na namin na prospect. Pero ngayon lang sila nag-decide na maging part ng team namin o mag-join sa team namin. Dahil nagpa-follow up lang kami at hindi namin pinersonal yung rejection nila. Hindi kami nagalit sa kanila, hindi namin sila pinaringgan sa Facebook, 'di ba? Dahil lang na-reject kami. Hindi, tuloy-tuloy lang kami sa pag-follow up. Okay, kung ayaw nila, okay, next kami. Pero tuloy-tuloy lang kami sa pag-follow up sa kanila.
about sa business, fa-follow up lang kami na magpa-follow up, then next lang ng next na prospect. Follow up kami sa luma, next lang kuha ng bagong prospect. Tapos kapag hindi ulit nag-join, hindi pa ulit nag-join, follow up lang ulit sa kanya, kuha na naman ng bagong prospect. And ganun lang ng ganun, paulit-ulit lang na ganun. Paano kung ano, yung mga prospect namin na nireject kami before pandemic or lockdown, eh, na nagalit kami, nainis kami sa kanila at pinaringga namin sa Facebook. Sa tingin mo, sasali sila sa amin ngayon? Di ba hindi? So, kapag kaganon yung ginawa mo, binigyan mo, nagkaroon ka na ng zero chance. Ginawa mo ng zero yung chance mo para mapasali sila or mabentahan mo sila ng product. Kasi sumama yung loob mo. Hindi mo ikamamatay pag na-reject ka. So, katulad rin nung sinabi ni Johnny, hindi pa sila interesado, hindi pa nila kailangan. Sinabi rin niya, tinanong rin niya, it's either na hindi nila naiintindihan or tanga or hindi lang talaga interesado. Hindi sila tanga. Pag nire-reject ka nila, hindi sila tanga. No? Katulad nung binigay ko na example kanina. So, huwag sasamahin lo, huwag niyong pepersonalin. Okay? Ang rejection ay normal. Diba? Sa inyong mga nagtatrabaho, na-experience niyo na ba? Na comment kayo dyan sa ilalim kung na-experience niyo na yung nag-apply ka sa isang kumpanya tapos ang sabi sa'yo nung HR ay tatawagan ka na lang namin. Ano yung meaning nun? Sa mga hindi nakakaalam, oh, comment nyo sa ibaba kung ano yung meaning nun. Pag sinabi ng kumpanya na tatawagan ka na lang namin, pag sinabi ng HR. Diba? So, inyong mga naka-experience na ma-reject sa trabaho, sa pag-a-apply nyo ng trabaho, diba? Nagalit ba kayo dun sa kumpanya? Sinabi nyo ba tanga sila? O nagparinig kayo sa Facebook? Sa inyong mga experyensado na sa paghahanap ng work, siguro sa mga baguhan, pwedeng gawin nila yon. Pero sa mga experyensado na, diba, next ka na kagad, hanap ka na kagad ng ibang kumpanya na naghahanap ng trabaho. Alam mo na kasi kung ano ibig sabihin nun. Ibig sabihin nun eh, hindi ka nila kailangan or hindi ka nila tanggap. Diba? It's the same with our business. The more na, kapag in-offer mo, ang trabaho lang natin bilang network marketer ay i-share yung negosyo natin or yung opportunity natin or yung products natin. At ang trabaho ng prospect natin ay mag-decide kung yes or no. Basta tayo taga-share lang ng taga-share. I-share mo lang ng i-share sa madami. Kaya ka nasasaktan sa rejection kasi kung nasasaktan kayo sa rejection, normal yan bilang nagsisimula. Bilang baguhan, okay lang, normal lang yan. Pero kaya ka nasasaktan sa rejection kasi ang konti kasi ng pinagsisharan mo ng opportunity mo or ng products mo. Sobrang konti. Kaya nararamdaman mo pa yung rejection. Pero pag sobrang dami mong ino-offeran, di ba? Sobrang dami mong ino-offeran, pinagsisharan mo ng business, ng product, may mga nagre-reject sa'yo, hindi mo na napapansin. Kasi sobrang dami, meron at merong bibili dyan. Meron at merong sasali. So yung rejection, kaya na ang rejection ang tanging paraan para makuha mo yung mga yes eh. Kasi hindi mo malalaman kung magye-yes ba yung prospect mo hanggat hindi mo siya ina-approach, hindi mo mahuhulaan 'yan, hindi ka manghuhula. No, yung iba gagawin porket sasabihin nila ay ano si ano 'yan si Bogart, wala namang pera 'yan. Ay, hindi ko na i-invite 'yan. Paano mo nalaman wala siyang pera? Alam mo yung laman ng bank account niya? Alam mo ba yung laman ng wallet niya? Paano mo nalaman? Di ba? Hindi porket kuripot yan, eh wala na yung pera. Di ba? So, yun. Hindi mo malalaman hanggat hindi mo susubukan. So, once again, huwag nyo pe-personalin yung rejection na na-experience nyo sa negosyo. Magpasalamat kayo and keep your relationship with your prospect. Magpasalamat kayo dahil nagbigay sila ng time para tingnan kung ano yung offer mo at kung sakali man magbago yung isip nila, sabihin mo. Kung sakali man magbago yung isip mo, sabihin mo lang ako, ha? Message mo lang ako. Then, follow up. So, meron akong ginawang video about follow up. So, yun yung panoorin nyo. Doon ako nagturo ng mas detailed about follow-up. So, I hope nasagot ko yung tanong ni Johnny. Once again, maraming salamat sa tanong mo, Johnny. Kung nanonood ka, wala kasing apelido, kaya hindi ko alam kung sino. So, I hope marami rin kayo natutunan dito sa tinanong ni Johnny. So, yun yung sagot ko sa tanong niya. Kung meron ka rin mga katanungan para sa akin, mag-comment ka lang sa ilalim ng video na ito nung tanong mo. Lagay mo kung ano yung tanong mo. And then, lagyan mo ng hashtag itanong mo kay Serrano para alam ko na gagawan ko siya ng video in the future once na makita ko na siya. So, as long as hindi ko pa nasasagutan yung tanong na yan or wala pa akong video na nagagawa regarding dyan, so sasagutan ko yung tanong na yan. Pero kung meron na akong naisagot dun sa tanong mo na katulad ng ibang tanong dati, magre-reply na lang ako dyan sa tanong mo nung link nung video na sagot dun sa tanong mo. By the way, meron akong ginawang ebook na alam ko na makakatulong sa'yo. Dun mo matututunan kung paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect para sa negosyo mo. Makikita mo yung link sa description ng video na ito. Hanapin mo lang yung Unlimited Prospects Handbook or pwede ka rin pumunta sa website na ito na makikita mo sa screen para ma-access mo yung ebook na yon. So, doon ko ituturo lahat sa'yo kung paano ka makakapag-invite
tamang pag-invite, ethical na paraan, paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect with scripts na pwede mo nang magamit agad. So, ayun, marami ka natutunan sa video na ito. Live, love, and learn. You are born for great. Hey, what's up? Maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. I hope marami ka natutunan, nakapagbigay ito sa iyo ng value. Subscribe ka dito sa channel na to para pakita mo yung support dito sa ating movement, which is Ethical Nation. And click mo rin yung notification bell dyan sa baba para ma-notify ka sa tuwing meron ako mga bagong videos na i-upload, kasi nagpo-post ako ng videos regularly dito sa channel na ito. So subscribe ka dyan, maging part ka ng Ethical Nation, supportahan natin yung movement para mas malalo pang dumami yung mga ethical networkers dito sa Pilipinas at maging maganda yung profession natin dito sa buong Pilipinas. So once again, subscribe ka dyan sa baba. See you!